Webster. Ngayong araw, bibigyan ko ng tips about sa night shift. No? Panggabi na kami ngayon, almost one month and three weeks. 3 weeks na kayong panggabi. No? Kape muna tayo. First time ko mag-night shift, tapos ito yung mga na-experience ko. No? Hinati kami, kaya kami sa night shift kasi hinati kami, marami kami sa opisina. So, social distancing. Kaya, ginawang 10-10. Hinati kami. No? 10 pang umaga, karamihan yung mga pambabae, mga babae. Sa gabi, 10 mga lalaki. Hinati. So, yun. Ang una kong na-experience, pagka night shift ka dapat, kailangan matulog ka ng 5 hours ng tulog sa hapon o umaga. Kailangan maayos ang tulog mo sa hapon o umaga. Importante kasi yun. Para pagdating mo ng gabi, makapagtrabaho ka na maayos. Makakakilos ka. Hindi ka antokin, agad-agad. Meron kang energy para hanggang umaga. Maano ka, masigla, maliksi. No? Kaya importante yun. Ang matulog ng maayos sa umaga at hapon. Okay? Susunod, kumain ng sustansya at tamang pagkain para hindi ka antokin. Ang purpose kasi ng kailangan tips magandang gawin pagka panggabi ang pasok mo. Kailangan maging masigla ka pag gising mo. Maging masigla ka sa gabi. Hindi ka naantok, alerto ka. So, tulad dito, kape. Kailangan magkape. Pure black coffee. Yan, importante rin yan. Importante yan. Hindi ka antokin. Yan ang ginagawa ko para pagdating ng alat, oras na 9:30, hindi pa kinaantok. Diba? Yan yung fix. Tapos kailangan yung isip mo nakafocus dun sa ginagawa mo para hindi hitrick mo yung isipan mo na yung antok kino-convert mo sa pagiging active ng isipan mo para hindi ka antokin. Ganun dapat ang mindset mo para hindi ka antok. No? Kailangan iniisip mo yung trabaho mo, masigla ka, nakapokus ka rin. Hindi, pagka nakapokus ka, tatapos mo ka agad. Kaya maya, relax ka na. Diba? No problema. Yun ang kailangan ko rin pagka panggabi ka. Kailangan, chill-chill lang din kasi mayroon pang panggabi. Kasi pag umaga na, madaling araw na, medyo iba na yung ano ng katawan mo. Kaya antokin ka na talaga. Tapos yung puyat, pagod, syempre. Kahit sabihin mo ng patagal-tagal ka ng night shift, iba pa rin yung nahanap ng katawan mo na pang umaga, ang tulog. Pang gabing tulog, yung matagal kang pang gabi ang tulog mo, tapos biglaan ka pang umaga. Hanapin pa rin ng katawan mo yung panggabing tulog. Mas masarap yung comfortable ka. Diretso tulog mo. Kaya, mga tips, ayan ang aking tips para pag ano. Para maging productive, maging masigla, at maging maayos ang trabaho sa gabi. Ayan ang aking mga tips sa araw na ito. Sana nagustuhan nyo. Please share and subscribe sa aking mga videos, tips ni Ka Carlo, aking mga experience. Bibigay ko sa inyo tips, tips, advice lang naman na para mas paging makatulong kahit paano. Gusto ko makatulong at ma-share ang aking ideas, tips sa inyo. Thank you very much and God bless.